Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome back to another 5 Minutes with Nell, Day 16. This is Nell Sembrano and inimpluwensyahan kita na mag-ipon, matutunan kung paano mo i-market yung business mo online, matutunan yung proper digital marketing at makapagsimula ng negosyo from scratch kahit walang budget online. So, ang naisip ko na tanong today, or hindi ko naisip, napili kong tanong na sagutin is eto. Hindi siya tanong, pero parang gumawa ko ng tanong out of dun sa comment niya. So, sabi niya kasi is, sa totoo, okay naman, nandun na tayo na kailangan natin bayaran yung sarili natin or kailangan natin mag-ipon. Pero, nakaipon ka nga, paano kung nagkasakit ka? Di thank you, diba? Kasi kung hindi ka nakapag-ipon, so saan ka kukuha ng panggagastos mo dun sa expenses sa hospital, diba? So kaya nga tayo nag-iipon is dahil in case of emergency, in case of something na may mangyari, meron tayong madudukot, hindi manggagaling siya sa bulsa ng ibang tao. Pero siguro linawin natin, okay, you are paying yourself first in case of may iba't ibang dahilan. So in case of emergency, yung emergency, yung magkasakit, o kaya maaksidente, o kaya magkaroon ng bagyo, magkaroon ng sunog, yung mga ganon. O kaya ipon tayo kasi gusto natin pag nag-retire tayo o pag tumanda tayo, meron tayong savings or investment na magagamit natin pag wala na tayong trabaho. Nag-i-invest tayo for long-term healthcare para pagtanda natin kapag hindi na tayo covered ng short-term healthcare. Kasi yung short-term healthcare, covered lang siya hanggang 60 years old or hanggang nandyan ka sa trabaho mo. Pero pag alis ka na dyan, nag-resign ka na, hindi mo naman na yan mabibit-bit, di ba? So kaya tayo nag-iipon para sa long-term healthcare, para pagtanda natin, yun din. So meron tayong fund para sa healthcare natin. So madalas dun tayo magkakasakit pagtanda natin or maintenance natin. Tama naman na mag-ipon tayo para dun sa mga bagay na yun. Huwag natin tingnan siya as negative. Kung isipin natin na, ay, nag-iipon ako kasi natatakot ako na baka mamaya biglang may mangyari, wala akong pera, ganyan-ganyan. So, isipin natin siya na nag-iipon tayo or nag-i-invest tayo kasi meron tayong, in case na mangyari man yun, meron tayong makukunan. Pero hindi natin kailangang isipin or kailangang matakot tayo na baka mangyari yun. So, ang tendency, hindi na tayo nag-iipon kasi nga, mapupunta lang din naman sa expenses sa hospital or kung sa anuman. At least, di ba, meron kang ipon in case meron magkasakit. Pero kung magkakasakit man kasi, dapat hanap ka ng employer na or trabaho na covered ka ng short-term healthcare mo. Kasi kung may short-term healthcare ka, di ba, na benefit dyan sa company, so hindi mo magagamit yung inipon mo. So magagamit mo siya for other purpose. So yung pag-iipon, isipin natin siya as positive, hindi siya for negative. Instead na nangutang tayo, at least meron tayong dudukutin. Pinaghahandaan natin yung mga bagay na hindi natin alam kung kailan mangyayari. Huwag naman umabot dun sa point na parang takot na tayo kaya tayo nag-iipon. Scarcity mindset pa rin yun. So, hindi yun maganda. Hindi yun nakakatulong sa atin. So, dapat abundance mindset pa rin tayo. So, nag-iipon tayo, nagbabudget tayo, nagiging smart spender tayo, hindi dahil mauubusan tayo ng pera, kundi dahil gusto natin masayang buhay. So, ganun. Yun, I hope nakatulong tong video na to, and kung meron kayong question, meron kayong suggestion na topic, yan, pwede kayong mag-comment sa baba para magawa natin ng video kung kaya naman. Kung gusto mo rin magkaroon ng one-on-one, free mentoring with me, at gusto mong personal na mas marinig yung mga advice ko, so pwede kang kumuha ng slot para mas mag-guide kita na mas maayos kasi iba pa din kapag personal na nagtatanong. So pwede kang kumuha ng slot sa baba, may link ako na nilagay dyan. Hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Nell Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Sobrang-sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe niyo sa akin at sobra-sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming-maraming salamat!